Nope. Oh, tangan mo. Oh. Yari ka, boss. Mga katoda, hindi ako makapag-intro ng tama. Kasi nakita nyo naman yung first part ng video natin. Hindi ko maintindihan ba't nagkaganon yung motor. So far wala naman ako ibang binago sa motor. At bigla siya namatay kanina habang bumabaybay tayo papunta ng trabaho. Tapos ito, nakakapagbukas naman siya pag galing siyang cold start. So hindi ko lang alam along the way kung mamamatay na naman yung motor natin. So nakakasira ng araw, promise. Sobra akong nag-aalala kanina kung anong possible na problema. So ayun, nakapag-ask tayo sa mga friendings natin kung anong possible na sanhi nun. Kaya siya biglang namatay ng RPM kanina. Kita nyo, nag-drop eh. From pang gumanon eh. Kaya medyo nakakabahala lang. Pero ayun, hindi ko alam kung paano mangyayari to. Pero didiretso ako kay JLS ngayon, kila Jules. So hindi ko sure kung ano mangyayari, mga katoda, honestly. Kaya medyo parang May tinik mga katoda. Hindi ko na alam. So ayun, medyo nakaka-bother kasi talaga siya. So hindi ko talaga alam paano nangyari lahat yun. So antabayanan nyo na lang, mga katoda. Pupunta lang ako doon kina JLS. So babalik ako pag nandun na ako. A few inches later. Gagi ka. Ayan na, mga katoda. Matayan na naman tayo. Ilan na naman siya namatay. Kitang-kita niyo yung mga katoda. Tingnan natin kung mag-start, ha. Yan, nakapag-start naman siya. So tingnan muna natin ulit. A few moments later. So mga katoda, ito na tayo kina JLS. Ayan o. Shoutout muna sa JLS. Sinilip na namin to, mga katoda. At mukhang wala namang problema yung spark plug cap natin. Pero pakiramdam ko talaga tumatalon yung kuryente. So yun yung advice niya muna sa akin. Antabayanan ko muna to. Nirisk ko namin na maayos to. Tapos ayun, mag-ESP read na rin ako after nito. Titignan ko na lang din yung spark plug natin, mga katoda. Tapos yun, tignan muna natin. Tapos balikan ko kayo bukas, setesingin ulit natin papasok ng opisina kung babalik yung problema. Kasi hindi ko talaga alam kung babalik po yung problema. Kasi pag bumalik yung problema, kailangan ko ng bagong ESP cap, spark plug cap. So yun yung turo sa akin. Let's go, tignan ko muna to. Mga katoda, dito na tayo. So ngayon, bubuksan ko lang yung footboard natin kasi kailangan ko masipat yung spark plug natin. So nagpapatulong ako kay Kent ng JLS. So shoutout Kent, habang busy siya, ako yung gumagawa ngayon. Ano na rin ako dito, katiwala na rin. Nagana na rin ako, nagme-mekaniko na rin ako dito. So yun, para mas mapabilis na kasi may ginagawa rin siya, tinutulungan ko na lang. Para at least matuto rin ako, diba? So balikan ko kayo pag nakita ko na yung spark plug ko. Wait lang, tanggalin ko lang to. Yan pa.
ngayon. So ito mga katoda, napaklas na natin yung side skirt natin. Abutin na lang natin yung spark plug ng pantanggal eh, no? Kita ba? Yun yung spark plug sa ilalim nito. So, babaklasin ko lang yung spark plug tapos papakita ko sa inyo yung reading. Let's go. Mga katoda, ayun na. Nahubad na natin yung spark plug natin. At ang itsura ng spark plug natin ay ito. Ayan, no? Grabe yung sunog, di ba? Perfect. Tingnan natin na mas maigap. Pero ang kabi, one way, ayaw ang no? Orange na orange, mga katoda. Hindi tayo pinapahiya ng Mikonix. Shoutout kuya Migo, shoutout ka Thailander. Dahil sa set nating super stock, ayos na ayos yung sunog ng spark plug natin. Shoutout. Ayan mga katoda, buo na ulit si Ayo. So far hindi naman naglalaro yung RPM niya. So tignan na lang ulit natin pagbalik natin sa actual. Pagka nakalayo-layo na tayo ng konti, tignan natin kung makakaproblema ulit. Tignan na lang natin sa actual natin. Balikan ko kayo pagsakay ko sa motor. Mga katoda, nakalayo na tayo sa kakalabas lang natin ng JLS. So salamat JLS. Kay Kent, salamat Kent, tinuro mo. Hindi ako marunong magbaklas ng kanan ng Aerox, mga katoda. Alam ko lang yung V. So ito, parang mas responsive na siya ngayon. Ewan ko, tignan natin. Kasi bibigyan ko to hanggang bukas, mga katoda. So tutuloy natin yung vlog natin bukas. Mamonitor ko bukas pagpasok kasi pauwi na lang ako ngayon eh. Wala na ako ibang pupuntahan eh. So tignan natin kung ano mangyayari pagpasok ko bukas. Kung magkakaproblema pa ba ako o hindi. Sana wala na. Sana yun lang yung problema. Kasi ang ginawa lang namin, nilinis lang namin yung spark plug cap, which is malinis pa rin naman. Binuguhan ko lang ng hangin. Medyo paranoid ako eh. Paranoid lang ako mga ito. Tapos yun, in-screw namin ulit sa ignition coil na maayos yung spark plug cap. And then, sinilip ko lang yung spark plug, yun. Kita nyo naman yung sunog ng spark plug natin. Eh, parang nahulog sa micro. May kalawang. Yuck. Hindi, joke lang. Yun yung best na ma-achieve yung ano, sunog ng spark plug, mga katoda. Pag na-achieve nyo yung sunog ng spark plug na yun, all good in the hood kayo. Kasi perfect yung combustion. Kasi kailangan nyo ma-achieve yung brownish, orangish na kulay na yun eh. Pag na-achieve nyo yun, sobrang perfect ng combustion sa combustion chamber. Yan. So yun, cut ko muna dito mga katoda. Babalitan ko ulit kayo bukas kung ano mangyayari. Let's go. So ito na mga katoda. Day 3 na ng testing natin doon sa ginawa nating pagre-resolve nung namatay yung RPM ko, nung bigla namatay yung makina. So far so good naman mga katoda, hindi naman na naglolo yung RPM ko, tapos hindi na siya namamatay. Most likely yun lang yung main cause ng problem natin. Yung spark plug natin either maluwag, hindi masyado nasikipan, or yung spark plug cap is maluwag nga. Either doon sa dalawang yun, ang naging main problem natin, kaya tinry muna natin i-adjust at i-check para ma-resolve yung issue. And yet, so far, all good siya. Wala naman nang nagiging problema. Pati yung arangkada ko actually, wala na akong nararamdaman na parang nade-delay siya pagka bigla akong tin-throttle na ganyan. So, okay naman na. So, yun. Isang shoutout lang kay Jules, JLS. Hoy, saan ka pupunta? Hatid? Pende. Shoutout Noel. Natapos ko pa yung vlog ko eh. Papasok na kami. So yun, nakita pa natin si Noel sa kalsada. Si Noel from Gearworks yan. So yan, shoutout sa mga tropa nating may mga shop. So shoutout Gearworks. Shoutout din JBT. JBT Works, yan.
Shoutout sa inyo at JLS Ian Works. Yan, shoutout Kuya Ian. So ayun, so far okay naman na siya mga katoda. Wala na ako nararamdaman kakaiba sa motor ko. So starting and all good na siya. So maraming thank you sa pagsusubaybay kay Twisted Tij. At shoutout sa ibang friendings nating mga motovloggerist din. Kay Mavs Motovlog, Cabanes Motovlog, Pugad TV, and kay Motorapid. Ayan. So shoutout sa inyo. Kay Trage FM, Dams Media. Ayan, shoutout sa inyo. Kay Kuya Sush, ayan, shoutout Kuya Sush. Kay Katay Lander, mga ka-team ko sa K2 Speed. Katay Lander Motovlog, OC Rider, at nabanggit ko na nga si Cartridge FM. So yun, maraming thank you mga katola. Dito ko natatapusin yung vlog. This has been Twisted Tij. Please don't forget to like, share, and subscribe for more videos mga katola. See you again on the next one. Peace out!